Shout out tayo sa mga nandito na sa Facebook ni sa ating live kay Jinwell, kay Jinil, Naminya, kay Raquel, kay Dalia. So yun, so yung mga masisipag ko pala ito na estudyante sa Team Genuine Academy. Okay. So yun, para sa mga first timer, no, magbibigay muna tayo ng konting warning and disclaimer, no? All about ang pag-uusapan natin is all about success, no? Personality development, character development, no? Isa lang yun. Bakit ko ba paulit-ulit sinasabi? Isa lang yun. Paano mo ma-achieve yung mga goals mo sa buhay, no? So yun yung mga pag-uusapan natin dito. And yung mga question nyo, pwede kayo magtanong sa akin anything about dun sa topics na yun. And even relationship, sige, sama nyo na din. Wag nyo lang ako tatanungin about dun sa mga bagay na hindi ako expert. Like crypto, tawag dito, stock trading, ano pa ba? Forex trading, no, yung mga ganun. Yung mga ganong klase ng tanong, ano pa, mga investment, mga ganyan. Kasi hindi ako expert, kumbaga para sa akin, hindi ako qualified na sumagot sa mga ganong klase ng tanong. Merong iba dyan na mas qualified, dun yung sa kanila itanong. Okay? So, atin is more on personality development. More on pag-achieve sa mga goals. And sa relationships din, pwede. Whether intimate relationship yan, or sa family, ganyan, friends, or whatever. So, yan. And para doon sa mga first-timer na manunood sa akin, itong ako ay ako yung tipo ng tao na real talk po ako magsalita, okay? Matalim yung dila ko. Kaya kung ikaw ay medyo sensitive, no? Medyo balat sibuyas ka, madali kang masaktan yung feelings mo, ayaw mo nang nasasaktan yung feelings mo kasi ito eh, yung mga sasabihin ko, ang ituturo ko kasi sa inyo, ang sasabihin ko kasi sa inyo, okay? Ang sasabihin ko sa inyo is yung mga bagay na alam ko makakatulong sa inyo, yung mga bagay na kailangan nyong marinig, hindi yung gusto nyong marinig. So, yun yung mga isi-share ko sa inyo, kaya pwede kang masaktan sa katotohanan. Okay? Pwede kang masaktan sa katotohanan. And kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo nang sasaktan sa ganun, kasi masasaktan ka lang naman pag totoo, pero hindi naman totoo, bakit masasaktan, di ba? Kung ayaw mo ng mga ganun, I recommend na wag mo na akong panoorin. Kasi nga, matalim yung dila ko. Real talk ako magsalita kasi simple lang yung prinsipyo ko. Mas gusto ko na kamuhian ako ng tao kasi nagsasabi ako ng totoo. Mas prefer ko yun kaysa naman magustuhan mo ako kasi nagsisinungaling ako sa'yo. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman ako nagmumura. And hindi ko naman intention na manakit ng damdamin ng iba. No? Hindi ko intention na makapanakit ng feelings kasi wala naman akong mapapala. No? Wala akong mapapala kung sasaktan ko yung feelings nyo. Hindi yun ang pinupunto ko doon. Hindi yun ang goal ko. No, hindi yun ang intention ko. Ang goal ko is ma-share sa inyo kung ano yung mga nakatulong sa akin, paano ko na-achieve yung success na meron ako ngayon at the age of 26 years old. 8 taon na ako sa pagninegosyo, no? Pagbebenta-benta online. So yun yung intention ko is ma-share sa inyo kung ano yung naranasan ko. Kapag hindi ko alam kung ano yung sagot sa tanong mo, sasabihin kong hindi ko alam kasi hindi ko naman alam lahat. Okay? So yun yung mga i-share ko sa inyo. Ulitin ko, hindi ko naman intention na makapanakit ng kahit na sino kasi wala naman ako mapapala, magagalit pa kayo sa akin. Hindi naman yun ang goal ko eh. Hindi ko goal na mag-rant lang dito ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ang goal ko is may share sa inyo yung experience ko. May bahala na kayo kung susundin niyo o hindi, maniniwala ka o hindi, it doesn't matter. Wala na akong pakialam doon, basta ako na i-share ko na. Okay? Yun lang yung pinaka purpose nitong usapang Ascenso Weekly. Kasi kahit paano makapag-give back ako sa ating mga sa inyo, mga kapwa ko Pilipino, makapag-give back ako, makapagbigay ako ng knowledge ko, no? Kasi hindi ako namimigay ng pera eh. Kaya huwag kayong manghingi diyan. Hindi ako namimigay ng ganun. Okay? Kasi para sa akin pag ako namigay ng pera, tinuturuan ko kayo kung paano maging tamad. Paano maging batugan. Walang nararating sa buhay ng kahit na sinong batugan. Okay? Kaya ang isinishare ko na lang sa inyo is yung mga knowledge kung paano ko na-achieve yung success na meron ako, paano ako nagkaroon ng time and financial freedom. Pero nasa sa'yo yun kung gagawin mo o hindi. Kasi nga, hindi nagiging successful ang mga batugan. So, yun. Okay? So, with that being said, no? And, ano pa ba? Meron pa ba ako nakalimutan? Yun. Before tayo mag-start, para sa inyo na gustong malaman kung paano makapagsimula ng sarili mong negosyo na hindi naapektuhan ng pandemya, no? Sa napakaliit na kapital lang, okay? Pwede kayong pumunta dun sa aking website or pumunta kayo dito sa TikTok. Kung dito kayo nanonood sa TikTok, punta kayo sa TikTok profile ko. May makikita kayo dong website. No? And i-click nyo lang yon, may makikita kayo doon. Or kapag ka nanonood kayo dito sa aking Facebook page, kausapin nyo lang itong page kung saan kayo nanonood. Yun lang yung gawin nyo. Okay, para malaman mo kung paano ka makapagsimula, ako mismo yung magtuturo sa'yo, ano yung gagawin mo, paano ka magsimula ng sarili mong negosyo na hindi naapektuhan ng kahit na anong krisis at pandemya.
Okay? So, with that being said, no, magsimula na tayo. Hanap tayo ng mga question dito. By the way, pwede nyo itong i-share. No? Pwede nyo itong i-share sa mga kilala nyo, friends nyo, relatives nyo, kung sino sa tingin nyo yung matutulungan ito. Kasi more on yun nga, ang pag-usapan natin is all about ano, success. Ay, may mga meron ako mga nakikita nagtatanong about dito sa salamin. Ngayon lang ba ako nagsalamin dito? Ngayon lang ba? Parang alam ko nagsalamin na ako dito before. Ito yung salamin na ginagamit ko para sa protection sa ano, blue light. Sa hindi radiation eh, blue light. Yun na, blue light na yung mga nasa technology natin ngayon. Kasi nasakit yung mata ko kapag wala ako nito. And mayroon siyang maliit na grado. No? Hindi pa naman ganun kalabo yung mata ko, pero may maliit siya na grado. Okay, so yun. Hindi ko kasi marami ako nakikita ng tatanong. Alam ko, ginagamit ko na ito noon pa eh. Okay? Ewan ko lang dito sa TikTok kung gano'ng kadalas. Alright, so yan. Hanap tayo ng mga question dito. Ayun, may mga nagtatanong na dito about sa paano makapagsimula negosyo. Punta kayo sa aking profile. Kung nanonood kayo dito sa TikTok, tapos click nyo yung website doon. Tapos yun. Yun yung, ano, yun na yung mag-share, yun na yung mag-i-instruct sa inyo kung ano yung exactong step-by-step na gagawin kung paano ka makakapagsimula. Okay, hanap tayo, hanap. Okay, ito. Ngayon lang yata ako natanong nito. Paano mo malalaman kapag financially free ka na? Okay, once again, sa mga nanonood dito sa TikTok, merong question mark button sa ilalim. Doon kayo magtanong. Huwag sa comment section. Okay, huwag kayo mag dyan sa comment section kasi ang bilis niya nawawala. Okay, nawawala. Kasi ang dami nyo na ano, ang dami nyo nag-tawag dito. Ang daming nagko-comment nawawala ka agad. So, paano mo malalaman kung financially free ka na? Okay, unang-una sa lahat, wala kang utang. Wala kang bad debt. Okay, I mean bad debt. Kasi merong good debt at saka bad debt. Okay, ang good debt is yung nangutang ka para paluguin yung pera. Ang bad debt is yung nangutang ka para bumili ng mga bagay na walang kakwenta-kwenta para magpa-impress ng mga taong hindi mo gusto. Okay, kaya for example, nangutang ka para lang bumili ng bagong cellphone kasi gusto mo maging in ka. Gusto mo maipagmamalaki ka sa mga tropa mo, sa mga kaibigan mo, pamilya mo na may bago ang cellphone. Diba? So yun, bad debt kasi walang kwenta yon. Okay, walang babalik sa iyo na pera. Basta nangutang ka tapos walang babalik sa iyo na pera, bad debt 'yan. Kahit ano pa 'yan. Kasi naalala ko meron akong ginawang video before na paano kung emergency? Paano kung ganto? Bad debt pa rin 'yon kung inutang mo na walang babalik sa iyo na pera. Walang pakialam ang utang sa emosyon na nararamdaman mo. Okay? No, paano kung emergency na hospital kaya ako nangutang kasi ganyan. 'Di ba? Bad debt pa rin 'yon kasi walang bumabalik sa iyo. Lalo-lalo na kung mayroong interest 'yung pinagkautangan mo na 'yon. Kasi hindi mo naman siya ginamit para may bumalik sa'yo na pera. Okay? Ulitin ko, walang pakialam yung utang sa emosyon mo, sa nararamdaman mo. Okay? So, ang good debt is yung kabaliktanon nun. Nangutang ka para palaguin mo yung pera, which is like ginamit mo sa negosyo, diba? Pinalago mo yung pera, tapos yung tinubo mo, kinuha mo, tapos yung kinapital mo, which is inutang mo, ibinayad mo. Diba? Plus interest, kung may interest. Diba? Tapos meron ka ng pera. Diba? Nileverage mo yung pera ng iba. Yan ang ginagawa ng mga negosyante, ng mga successful na negosyante, ginagawa nila yan. Okay, kasi dati akala ko all in all ang pangungutang is masama. Hindi naman pala, depende sa kung saan mo gagamitin. Okay, kaya merong good debt and bad debt. So yun yung number one. Kung wala kang bad debt, no? Kung wala kang bad debt, wala kang utang na, wala kang masamang utang, pwede ka na i-consider financially free. Ikalawa is hindi ka namang problema sa mga bayarin mo buwan-buwan. Ha? Hindi ka naman problema sa mga bayarin mo buwan-buwan, sa mga bills. Wala ka nang pakialam doon. Alam mo, kaya mo siyang bayaran. And hindi ka nagbabayad ng late. Nagbabayad ka, it's either on time or early. Okay? Nagbabayad ka on time or early. Okay? Mas, pag early, ibig sabihin, mas maganda yun. Di ba? Ibig sabihin, mas malaking income mo kapag kaganon. So, yun lang yung dalawang pumasok sa isipan ko para malaman mo na financially free ka. Eh, hindi, meron pa pala. Meron kang emergency fund, no? Meron kang emergency fund, meron kang retirement fund, no? Yung ibig sabihin ng emergency fund is kung sakali magkaroon ka ng emergency, at least meron kang 3 to 6 months na allowance na kahit walang pumapasok na pera sa iyo, eh meron kang magagamit. Emergency fund para siyang ano, savings lang siya. Nagagamitin mo lang in case of emergency. Katulad na nakaraan na pandemya,
Diba? Ang dami nawala ng trabaho, 'di ba? Walang nawala yung source of income. So, at least meron kang 3 to 6 months no worth ng expenses. Kung halimbawa, ang expenses nyo buwan-buwan is let's say 10k para madali na lang computein. 10k buwan-buwan. So, 3 to 6 months, binilang natin 6 months, mas maganda, mas mahaba. 6 months, 10k times mo sa 660k. May 60k ka na savings for emergency fund. So, at least nawalan ka ng trabaho, wala kang ano, wala kang pagkakitaan na pera. Expenses mo 10k per month, edi makaka-survive pa kayo for the next 6 months para meron ka pang allowance para makapaganap ng another source of income. So yun, emergency fund. Number 4 is meron kang retirement fund. Okay, retirement fund, ibig sabihin is yung kapag nag-retire ka na, hindi ka aasa sa mga magiging anak mo. No? Kasi nga, yun yung, ano, yun yung tawag dito, yun yung nangyayari sa Pilipinas, di ba? Yung kultura na nag-aanak ng marami tapos gagawing investment yung mga anak. Tapos iaasa na lang yung sarili sa mga anak. Ang hirap nung ganun na klase ng kultura. Kaya ako, blessed ako na hindi ako nakaranas ng ganun. Hindi ako nire-required ng magulang ko na tumulong sa kanila. Kasi kung ginawa nila yon, hindi ko rin naman gagawin. Yung pipiliti nila ako tapos isusumbat sa akin. Sabihin na nilang walang hiya, walang utang na loob. Pero hindi ako nabuhay dito sa mundo para sa kanila. Na ang harsh ko, di ba? Ang sama ng ugali ko. Pero sabi ko nga, hindi ako nagpapadala sa emosyon ko eh. No, hindi ako nagpapadala sa emosyon ko, nagpapadala ako sa logic ko. And hindi naman siya out of, hindi ko naman gagawin yun dahil din gusto ko lang silang i-disrespect. Hindi naman yun ang pinupunto doon. Kumbaga para sa akin, ako may-ari ng buhay ko eh. No? And hindi ko naman hiniling sa kanila na ianak nila ako dito sa mundo in the first place. Ito yung mga sinasabi ko, ito yung mga katotohanan na ang hirap sabihin, di ba? Ang hirap pag-usapan, ang awkward pag-usapan, hindi komportable pag-usapan, pero ito yung totoo eh. Sabi ko nga, di ba sa inyo, no? Sasabihin ko kung ano yung totoo, kahit maraming magalit sa akin, wala naman akong pakialam. No, hindi naman ako nandito para magustuhan nyo. No, hindi ko naman ginagawa itong video na to, hindi ako nagla-live dito para magustuhan ako ng mga tao. Sasabihin ko kung ano yung totoo. So yun yung medyo challenging, no? Kasi kung na-experience mo yung ganun, huwag mo na sanang gayahin yung magulang mo. No? Kung ginawa sa iyo yun. And para sa inyo, choice niyo na yan kung paano yung diskarte niyo sa kanila. Pero ako, yun nga, yun sa akin, na kahit pa paano, is na-bless ako ng magulang na hindi umaasa sa akin. No, na, kaya ako nagbibigay. Kaya ako masaya na nagbibigay sa kanila kasi hindi sila humihingi. Di ba? Parang ang weird, ang gulo. Di ba? Mas gusto ko na nagbibigay ako kapag hindi sila humihingi. So yun, I mean, hindi nila ako inoobliga pala. Hindi nila ako inoobliga na magbigay sa kanila. So yun. Kasi yung nanay ko naman is lumaking ano independent, di naman talaga mahilig gumasing nanay ko. Yung tatay ko ganun din naman. May sarili naman siyang diskarte na kanya. So yun. Kaya masaya ako nagbibigay sa kanila. Kapag humingi sila, bibigyan ko sila kasi hindi naman nila ako inuobliga, no? And kahit paano naman sa broken family kami, by the way, nanay ko is may sarili siyang trabaho sa ibang bansa, no? Doon siya nagtatrabaho kasi pinapauwi ko na siya matagal, ayaw niya eh. Gusto niya doon. Tapos yung tatay ko naman is may asawa na din siya, no? May anak siya sa second mother ko. Yung second mother ko na yun is may trabaho. So yun, kahit wala yata ang trabaho yung papa ko ngayon. Pero yun, hindi nila ako inoobliga na humingi. So yun, kaya medyo ibang ano na yun, napapalayo tayo sa topic. Pero retirement fund para hindi ka maging katulad nung ganun na generation na ginagawang investment yung mga anak. Okay, na inuobliga yung mga anak. Kasi ang hirap ng ganun eh. Paano kung magkaroon sila ng anak na katulad ko? Na uobligahin na, supportan mo kami kasi pinalaki nga namin, inagawa ka namin, tapos sinabi ng anak, ayaw ko. Di ba? Paano ka kung ganun? Ganun yung ano mo, yung strategy mo. Di ba? Paano kung ganun yung strategy mo? Kaya ikaw, bilang ikaw na nanonood sa akin ngayon, dapat meron kang retirement fund. Nag-iipon ka na para sa retirement fund mo. Okay? So, mag-consult kayo sa mga ano kasi masyado ng mahabang topic yan. Pag inisa-isa ko pa yan, no? Hinimahimay pa yan natin yan. Okay? So, ano pa? Meron kang investment. Actually, itong mga ano na to, itong mga from retirement fund to investment is ano na to eh, parang well, kailangan pa rin yun eh, para ma-consider ka na financially free. No? Meron kang retirement fund, meron kang investments, di ba? And meron kang solid na cash flow. No, kasi hindi ko masabi kung ano yung amount eh. Hindi magkakaiba kasi tayo ng mga pangangailangan, 'di ba? Yung iba ako kasi wala pa naman kaming anak, no? Kami lang ni Grace, ng girlfriend ko, kami lang yung magkasama. So, hindi ganoon kalaki yung gastusin namin, 'di ba? Compared sa mga may pamilya na. So, magkakaiba tayo. Kaya yung amount hindi ko malalaman kung magkano yung kakailanganin mo.
And yun yung ano, yun yung mako-consider ko na, mako-consider mo na financially free ka na. Ulitin ko ha. Number one is wala kang bad debt. Number two is meron kang emergency fund. Number three is meron kang solid na cash flow. Number four, retirement fund. Number five is meron kang mga investments. Actually, yung investment, consider na din yun as cash flow. Depende. Depende kasi ako kasi, yung ang investment ko kasi is, yun yung pang-retirement fund ko. Kaya ako nag-i-invest is para pag-retire ko, marami akong pera. Yun lang naman yung ano ko, yun lang naman yung reason. Pagtanda ko, I mean, hindi ko na kaya, hindi na kaya ng katawan ko, eh meron ako maraming pera. So, yun yung ano ko, yun yung strategy ko. Ayun, basic, hindi naman ako ano, hindi naman ako tawag dito. Yan yung ginagawa ko ha. Yan yung ginagawa ko. Hindi ko alam dun sa ibang mga financial experts diyan. Hindi ko alam kung ano diskarte nila. Pero yan yung personally na ginagawa ko. And yun, financially free ako eh. Okay, wala naman ako masamang utang. I'm financially free ako. So yun yung ano, yun yung sagot ko regarding diyan. Learning ba? Marami ba natututunan so far? Comment kayo diyan ng learning kung marami kayo natututunan, comment ng learning. Ay, sarap. Ang sarap ng kape. Okay. Next question tayo. Okay, ito to. How to deal with negativity? Okay, how to deal with negativity? Okay, so ito yan. Ato lesson lang namin ito last time sa Team Genuine Academy. Possible na it, by the way, before ko to simulan, before ko sagutin ito, possible na hindi mo pa siya ganoon mag-grasp or maiintindihan, pero okay lang, at least narinig mo sa akin. Diba? Someday maiintindihan mo rin. Pagdating ng tamang panahon, maiintindihan mo rin. So ito yan. Pagdating sa negativity, usually ayaw natin yan eh. Diba? Sino ba naman may gusto, no? Kahit naman ako, ayaw ko ng negativity. Kasi no may gusto. Pero ang isa sa mga natutunan ko at na-realize ko din sa experience ko na kailangan nating tanggapin na naandiyan talaga 'yan sa ayaw natin at sa gusto. 'Yan yung nagme-maintain ng balance sa buhay natin. Okay? Hindi ko naman ibig sabihin na kumbaga makukontento ka na, no? Makukontento ka na, na 'yan lang yung nakaka-experience ka na negativity, hindi mo gusto yung buhay na meron ka ngayon, hindi naman 'yun ang pinupunto ko doon. Okay, ang sinasabi ko, tanggapin natin. Okay, tanggapin mo na sa ayaw mo't sa gusto, yung negativity, andyan yan. Hindi yan mawawala. That's the same with positivity. Yan yung nagbabalance, kumbaga yin yang. Kumbaga parang ano, sunset and sunrise. Diba, kahit anong drama mo sa buhay, kahit anong pag-iinarte mo, kahit anong reklamo mo sa gobyerno, iikot pa rin ang mundo, sisikat ang araw at lulubog yan. No, so ibig sabihin, that's the same with positivity and negativity. Kailangan natin tanggapin na nag-e-exist yan. Hindi natin pwedeng i-reject yan. Hindi natin pwedeng sabihin na kumbaga para tayong magdadasal ka sa Diyos na ayoko nang, sana hindi na ako makaranas ng negativity, sana hindi na ako mahirapan. Niloloko mo yung sarili mo, hindi yun mangyayari kahit kailan. Gusto mo bumusta? Hindi yun mangyayari kahit kailan. Okay? Kasi parte yan ng buhay natin. Kasi in the first place, hindi natin mararaman yung pakiramdam ng pagiging masaya kung hindi tayo nalungkot. Kasi wala tayong pagkukumparahan eh. Diba? Hindi natin malalaman yung pakiramdam na nabusog kung hindi tayo nagutom. Diba? Hindi natin mararamdaman yung pakiramdam na tawag dito na let's say na nahirapan. Eh, hindi natin mararamdaman yung pakiramdam na nagkaroon ng ginhawa kung hindi tayo nahirapan. Just like katulad sa experience ko, no? Nung na-achieve ko yung success, nagkaroon ako ng time and financial freedom. No, kung hindi ako naghirap before, no, kung hindi ako naghirap, hindi ako nagpakapagod, hindi ako nagsakripisyo, no, lahat ng mga hirap na pinagdaanan ko, kung hindi ko na-experience yun, hindi ko to ma-appreciate. Para sa akin normal lang to. Okay? So parte yan ng buhay natin kasi almost every time din sa buhay natin, kung mapapansin mo, yung mga iniisip mo na ayaw mo na nangyayari sa'yo, balikan mo yung mga nakaraan mo, usually dyan ang gagaling yung mga greatest moments ng buhay natin. Doon ang gagaling, simula doon sa pain na yon na na-experience natin, sa mga negativity na yon, doon ang gagaling yung saya na na-experience natin in the future or in the present moment. So for example, ito, sa experience ko, 2013, nagsimula ako sa pagninegosyo. Sobrang hirap. Ay, sobrang hirap kasi bago sa akin eh.
Hindi naman ako pinalaki ng magulang ko para magnegosyo. Pinalaki ako ng magulang ko para mag-aral ka na mabuti, para makagraduate ka, para makahanap ka ng magandang trabaho, or mag-abroad ka. Katulad niya lang din. hindi ako pinalaki ng magulang ko para magnegosyo. Walang special sa akin. Hindi ako genius, no? Hindi nga ako top sa klase namin nung elementary lang. Kasi nanggaling ako sa Christian school nung elementary ako. Pero pagdating ng high school, public school na, so yun na, doon na nagsimula yung kalokohan ng buhay ko. Pero ang saya eh. Masaya pa rin naman yung high school ko at that time. Pero hindi naman ako yung hindi naman ako yung honor student na drop out nga ako ng college, di ba? Black sheep ako ng pamilya namin. Walang special sa akin. And palagi ko nga lang sinasabi na dalawa lang yung meron ako nung nagsisimula ako. Meron akong pangarap. Okay? Naniniwala ako dun sa pangarap na yon, na gusto kong magbago yung buhay ko. At ikalawa, hindi ako marunong sumuko. Yun lang. Talent ba yun? Inborn ba yun? Hindi. Natututunan yun. Kapag ginusto mo, magagawa mo. So, wala namang special sa akin ng mga time na yun. Pero sobrang hirap. Okay? Sobrang hirap. Bago sa akin, hindi ko alam pa ano pa yung pinagagagawa ko. Hindi pa ako komportable dun sa ginagawa ko. Pero may pangarap kasi ako eh. And nakita ko na sa pagnenegosyo, doon ko makukuha yung pangarap ko, no? Na ang pangarap ko yumaman. Ang pangarap ko yumaman, makuha ko lahat, mabili ko lahat ng mga bagay na gusto ko, ma-enjoy ko yung buhay ko. 'Yun ang pangarap ko. And nakita ko 'yun sa pagnenegosyo. So noong nagsisimula ako, ang hirap, sobrang hirap ng journey ko, napalayas ako, na-experience ko magutom, na-experience ko magkautang-utang kasi wala na akong makain, na-experience ko na wala akong maibayad sa nirerentahan namin kasi napalayas ako. Na-experience ko lahat ng mga bagay na yun. Na kinakain na lang namin everyday, kape at saka hopya, 10 piso noong mga time na yun, 2014, 10 piso, 5 pisong hopya, 5 pisong kape. No? Twice a day lang kami kumain. Okay, twice a day lang ako kumain noong mga time na yun. Kaya kung makikita niyo yung mga lumang picture ko, talagang halata mo na walang kinakain. Yung picture ko yung magsasabi na totoo itong mga sinasabi ko sa inyo. Tapos, noong mga time na yun, nagbibisyo pa nga ako noon eh. Noong mga time na yun, sinisingit ko pa yung pagsisigarilyo ko noong mga time na yun eh. Pero matagal na akong tumigil. Matagal na akong tumigil. Basta sobrang tagal na. Hindi na ako nag-i-sigarilyo. Hindi nga rin ako mahilig mag-inom eh. Ang iniinom ko is yung mga masarap na wine. Yun lang. Hindi rin ako mahilig mag-inom talaga. Ayoko ng feeling na nalalasing. So yun. Sobrang hirap. Pero nung mga time na yon, sabi ko, nagko-question din ako, bakit ganito kahirap? Bakit ganyan? Pero buti na lang, meron akong mentor kasi siya yung nag-i-explain sa akin na ganun talaga. Ganun talaga. Parte yan ng proseso, parte yan ng journey mo papunta ng success. Walang kahit na sino ang hindi dadaan dyan. Lahat dadaan. Kaya nga maraming tao yung hindi naging successful, kaya maraming tao hindi umasenso sa buhay, ayaw nila nun eh. Ayaw nila nahihirapan. Gusto lang nila easy money, instant money. Diba? Invest ka lang, wala kang gagawin niya, yaman ka na. Taya ka lang sa loto. Yun ang gusto nila eh. Kaya tinan mo kung ano nangyayari sa kanila. Yung mga mahilig mag-ganon, yung invest ka lang daw, wala kang gagawin, bukas mayaman ka na. Diba? In-exage ko lang. Pero ganun yung mga pinapangako. Next week, ganito na. Yung 10 pesos mo to 10 million. In-exage ko lang para magmukhang tanga kasi mukhang tanga talaga yung mga ganun. So, yun yung mga tao mahilig sa mga madali. Tinan mo, naghihirap yung buhay nila lalo. Eh, ayaw nila mahirapan. Gusto nila, mabilisan lang. So, yun yung in-explain sa akin. Yun yung kagandahan na meron akong mentor at that time. Buti nilang in-explain niya sa akin na ganun talaga yung proseso. So, sabi ko, naniwala lang ako. Sige, hinintay ko lang. And then, fast forward, nung nagkaroon ako ng time and financial freedom, nung naging successful na ako sa negosyo ko, na-appreciate ko lahat yun. And sinasabi ko na buti na lang dinaanan ko yun. Buti na lang talaga dinaanan ko yun at hindi ako sumuko. Kasi kung hindi, wala ako sa posisyon na ito ngayon. Baka nagtatrabaho ko or nasa abroad ako. Di ko alam kung nasa lupalop na ako ng planeta ngayon. Kung hindi ako nagtuloy-tuloy. Kung sumuko ako noon. So yun ang ibig ko sabihin, parte yan. Yung negativity, wag mong i-reject kasi the more na nire-reject mo yan, the more nadadami rin yan sa'yo eh. Kasi nga, wala kang choice. Wala kang choice pagdating dyan. Mararanasan mo yan. Pero, ang pinaka magagawa mo dyan, sa halip na itulak mo na itulak palayo o magdasal ka na magdasal, na sana mawala na yan, diba? Is kunan mo siya ng lesson. Okay, kunan mo siya ng lesson kasi every time na meron tayo na experience ng negative sa buhay natin, merong lesson yan eh. Merong itinuturo sa atin. Lalo-lalo na kung meron kang isang problema na paulit-ulit na nararanasan mo na, alam mo yun, meron ba sa inyong ganon? Yung problema mo, paulit-ulit mo nang nararanasan, nagtataka ka, bakit ganon, paulit-ulit? comment ka nga dyan ng yes kung na-experience mo yun. Paulit-ulit na yung problema mo, paulit-ulit na na-experience mo, tapos nagtatanong ka na, Lord, bakit ganon paulit-ulit? Meron ka kasing lesson na hindi pa rin natututunan hanggang ngayon. Kung pa'y napaulit-ulit sa'yo. Yeah. Ang galing nga eh. Ang galing. Meron nga ang quote, di ba? Meron akong quote na nabasa na sa school,
tuturuan ka muna bago ka mag-test. Pero sa realidad ng buhay, almost every time, no? Lalo-lalo na kapag wala kang mentor, ite-test ka muna bago mo matutunan yung lesson. 'Di ba? Ganun sa realidad ng buhay. So meron kang lesson na hindi natututunan, kaya ganun. Merong itinuturo sa iyo, especially kung nangangarap ka. Okay, kapag nangangarap ka kasi, padadalan ka kaagad ng Diyos ng mga ano, ng mga challenges na kailangan mo lang pasan para maging deserving ka dun sa pangarap na hinihiling mo. For example, no, marami dito sa inyo nangangarap, gusto ko ng sasakyan, gantong sasakyan or whatever na sasakyan. Marunong ka na ba mag-drive? May lisensya ka na ba? 'Di ba? Ginugusto mo yung isang bagay, hindi ka nga nagpe-prepare doon sa bagay na gusto mo, kaya hindi mo talaga nakukuha. Diba? Or kung meron ka naman, may lisensya ka na, marunong ka na mag-drive, ano yung opportunity na ginagawa mo para makabili ng sasakyan? Kasi hindi yan mag-work sa mga basic salary na trabaho. Hindi yan mag-work. Usually, dapat yung mga sobrang lalaking salary, like 50K a month, pwede na yun. Diba? 50K a month or negosyo. Ano yung ginagawa mo? Ano yung vehicle mo? Yung opportunity na ginagamit mo para makaipon ka, makabili ka ng sasakyan. Yung mga ganun bagay, nangangarap kayo na gusto mo na magkaroon ng malaking savings. Wala kang bank account. Kasi ang tiniisip mo, saka na ako mag-iipo, magbabank account pag may ilalagay na ako. Baliktad. Diba? Para mo na rin sinabi na, saka na lang ako kain pag busog na ako. Saka na lang ako mag-workout pag may six-pack abs na ako. Diba? Nagigits mo ba yun? Baliktad. Diba? So, naalala nyo yung story? Story time tayo. Okay, sino gusto ng story? Comment kayo dyan ng yes sa mga gusto ng story time. Meron ako na bigla naalala na story. Naikwento ko natin dito sa TikTok, pero tawag dito? Matagal na din yun eh. Baka hindi nyo pa napapanood yun. Diba? So, yun. Story time. Okay. Sa isang village, no, merong maliit na parang samahan ng mga tao na maliit na barangay lang, hindi village pala. Isang maliit na barangay, kasama yung mga tao, maliliit na tao. Siguro mga lang sila. Nasa 100 ka tao, no? Magkakasama sila sa isang barangay, and itong barangay nila is abundant. Okay, abundant ibig sabihin sapat naman yung pagkain nila, 'di ba? Okay yung mga pananim nila, yung tubig nila, okay. Tapos yung tipong hindi na nila kailangan pang makipagkalakal sa ibang lugar kasi yung pinoprovide ng nature sa kanila sa barangay nila ay sapat na. Ay sapat na para mabuhay sila, makasurvive sila every single day. So, ngayon nagkaroon ng tagtuyot. Suddenly nagkaroon ng tagtuyot sa kanila. So, ang nangyari, yung pinagkukunan nila ng tubig na tuyo. So walang mainom yung mga hayop nila, namatay yung mga hayop nila, yung mga halaman na tuyo. So ngayon, nagkataon na itong barangay na ito is religious, no? Relihiyosong barangay. So naniniwala sila sa Diyos. Ngayon, itong barangay captain nila nagsabi sa kanila na mamayang alas 6 ng gabi, magkakaroon tayo ng prayer meeting, no? Sabi niya, doon sa gitna ng kanilang barangay, magsasama-sama sila, magtitipon-tipon sila para magdasal, para umulan. Okay, so yun ang sabi ng barangay captain. So, sabi ng barangay captain, okay ha, mamayang alas 6 ng gabi, magsama-sama tayo dito sa gitna ng barangay natin, tapos magdadasal tayo para sa ulan. So yun, nag-agree lahat ng mga tao. Kinagabihan, pagdating ng alas 6 ng gabi, dumating na silang lahat. Okay, nagsama-sama sila, nang tipon-tipon na sila. Ngayon, bago sila magsimula, itong barangay captain, meron siyang nakita nakakaibang tao. Nag-stand out itong isang tao na to. Ang pangalan ng tao na to, si Bogart. Okay, si Bogart. Okay, si Bogart, nag-stand out. Ibig sabihin, kapansin-pansin siya. Bakit? Nakatingin sa kanya, hindi lang yung barangay captain, kundi pati na rin yung mga kasamahan niya. Pinagtitinginan si Bogart. Bakit? Kasi si Bogart lang, yung bukod tanging may daladalang payong. End of the story. Okay, ano sa tingin niyo yung moral ng kwento? Sige nga, kayo yung tanungin ko. Ano sa tingin niyo yung moral ng kwento? Kayo naman yung sumagot. Diba? Comment niyo dyan. Okay, comment niyo dyan. Ano sa tingin niyo yung moral ng kwento? Magdala ng payong. Nice. Okay, so yun. Meron ako nakita. Ito, si EJ Del Rosario.
si EJ Del Rosario. EJ Del Rosario, mag-message ka sa akin. I-message mo sa akin yung GCash mo. Bibigyan kita ng 200 pesos. Okay? 200 pesos GCash. Okay, si EJ. Sabi ni EJ is, handa na siya sa blessings na hinihingi nila. Okay? Si Bogart. Okay? So, yun yung pinaka-moral ng kwento. Sa dinami-rami nila, di ba sabi ko, 100 katao? 100 katao, nagtipon-tipon para mag-prayer meeting, para sa ulan. Si Bogart lang yung may dalang payong. Kasi si Bogart lang yung naniniwala na didiligin ng Diyos, okay? Igagrant ng Diyos yung dasal niya. Totoong naniniwala siya kasi may payong na siyang daladala eh. Eh, gets? Yun yung sinasabi ko kanina. Nangangarap ka ng malaking savings. Wala kang bank account, hindi ka nag-open. Kasi hindi ka naman naniniwala na magkakaroon kayo. Saka na lang pag meron na, o, di ba? So yun yung ano, yun yung palaisipan para sa inyo. Lalong-lalo ka na kung ikaw naniniwala ka sa Diyos. Ang dami mong hiling sa Kanya. Hindi ka nga handa eh para i-receive yun. And that's the same sa journey mo. Nangangarap ka na gusto mo maging successful. Nangangarap ka na matupad yung mga pangarap mo. Padadalhan ka ng mga challenges. Ayaw mo? Ayaw ko niyan. Mahirap. Hindi para sa akin yan. Eh, hindi mo makukuha yung bagay na gusto mo. Kasi ang Diyos, hindi naman yan genie eh. Itinuturing nyo kasi yung Diyos na genie na kung anong hilingin mo, gusto mo, instant dadating sa'yo. Never yun mangyayari. Ang Diyos, pag humihiling ka sa Kanya, bibigyan Kanya ng oportunidad para makuha mo yun. Pag nagdasal ka na, Lord, dalhin mo ako sa second floor ng building na to. Walang lalabas na kamay sa langit tapos bibit-biting ka papunta doon sa second floor. Ipapakita sa'yo yung escalator, ipapakita sa'yo yung hagdan, ipapakita sa'yo yung elevator, o bahala ka na mamili kung alin gusto mo. Nagigets? Eh, ayaw nyo eh. Di ba? Ayaw nyo negativity. Di ba? Tinitingnan nyo yung negativity as pinapahirapan ka ng Diyos. Alam mo yun? Ganun ba yung paniniwala mo sa Kanya? Tapos kung tawagin mo siya, di ba ang tawag natin sa Kanya, Ama natin sa langit? Di ba? Isipin mo yun, sinong matinong magulang yung gustong, yung nag-i-enjoy na parusahan yung anak niya. Matinong, ang tinutukoy ko, matinong pag-iisip ha, na magulang na, ang saya-saya niya pag pinapalo niya at sinasaktan niya yung anak niya. Hindi matinong isip nun. Hindi tayo pinaparusahan kapag mayroong mga ganitong klase ng negativity. Kailangan natin maintindihan na parte yan ng buhay, mayroong itinuturo sa atin, kaya ipinaparanas yan sa atin. So kung ganun mo siya titingnan, kung ganun mo papraktisin, meron ka palaging makukuhang lesson. At doon magsisimulang mag-improve yung buhay mo. Okay? So, magandang tip na yun, ha? Learning ba? Marami bang natututunan so far? Maraming salamat doon sa mga nagtatanong. Okay? Learning ba? Learning? Comment kayo dyan ng learning kung maraming natututunan. Tatawa, magandang tanong ah. Okay po ba magdamot sa family para makaipon? Ito ha, maraming posibleng magalit sa akin dahil dito sa sasabihin ko, pero wala naman akong pakialam. Wala naman akong pakialam in the first place. Okay, ito ha, kukwentuhan ko na lang kayo kasi ito yung mismong na-experience ko. Story time. Pero this time, true story to. Okay. Story time ulit tayo. Pero this time, true story ito. Way back 2014, siguro mga third quarter na siguro to ng 2014, third quarter, fourth quarter ng 2014. Kahit pa paano is kumikita na ako sa negosyo ko, benta-benta. Malaki rin kinikita ko. I was 19 years old at that time. 20 na siguro ako kung third quarter na yan ng taon. 20 years old at that time. And okay na yung kinikita ko para sa single na 20 years old na katulad ko. Okay? So, nung, kasi 'di ba nung sabi ko ang kwento ko sa inyo, napalayas ako, 'di ba? Makalipas yung mga ilang buwan noon, pinabalik ako. Pinabalik ulit ako sa bahay. Okay, okay na yung second father ko at that time, okay na sila nung nanay ko, so pinabalik ako. And ito mga time na to, kung hindi ako nagkakamali, is ito yung mga time na parang nagkaroon ng accident yung second father ko na hindi siya makapagpadala ng pera sa nanay ko para pang-support. Ngayon may dalawa akong kapatid. Panganay ako ha. May dalawa akong kapatid na sumunod sa akin
isa, ano lang, two years lang pagitan namin. 2 years yung pagitan ko sa sumunod sa akin, 4 years dun sa bunso. Yung sumunod sa akin lalaki, yung bunso namin babae. So, high school sila at that time, high school sila. And, syempre, since walang maipadala yung second father ko, pag-uwi ko dun, sakto yung pag-uwi ko dun, kasi ako yung tumutulong. No, ako yung tumutulong sa nanay ko. Yung nanay ko kasi talagang ano yan eh, kayod kalabaw yung nanay ko na yan eh. Kaya, yung nanay ko is, isa sa mga, ang sa tingin ko sa kanya talaga ako nagmana. Ng pagiging masipag na independent, na hindi umaasa kahit na kinino. No? So, kahit kalabaw talaga yung nanay ko, sobrang sipag ng nanay ko, tinutulungan ko siya kahit papano dun sa mga gastusin namin, bayarin sa kuryente, pagkain, nagbibigay-bigay ako. And ngayon, na-experience ko na kasi yung hirap ng pagkita ng sarili mong pera. Kasi before mangyari yon, nung nakatira pa ako sa nanay ko, diba, before ako mapalayas, is ano lang din ako eh, kumbaga parang gastador lang ako kasi hindi ko naman pinaghihirapan yung pera. Pero nung napalayas ako, natuto ako magbenta-benta para makasurvive, may makain, doon ko na-realize, doon ko naranasan yung importance ng pera. Okay, sinasin yung nakaka-relate ng ganun. No? Nung dati, sahod-sahod ka lang sa magulang mo, di ba? Waldas-waldas ka lang, pero nung nagtrabaho ka na at na-realize mo kung gano'ng kahirap kitain ng pera, di ba, grabe ka na magtipid ngayon, ang kuripot mo na. Di ba? Kasi naranasan mo yung hirap eh. Alam mo yung hirap na kumita ka ng sarili mong pera, ganun pala yung hirap ng magulang ko para kitain yung pera na yun. Tapos nilalaspag ko lang dati, winawaldas ko lang. So, naranasan ko na. Kasi yun yung mga times na nagutom ako, wala akong makain, hope yan na lang, di ba? Noong mga time na yun, is kapag nakakain ako ng kanin, feeling ko ang yaman ko. ganun katindi yung hirap na pinagdaanan ko. So, na-realize ko na naranasan ko yung hirap na kumita ng pera. Well, ngayon, pagbalik ko dun sa bahay namin, yung dalawa kong kapatid, hindi nila alam yung ganung pakiramdam. Kasi, syempre, hindi naman nila na-experience ko, na-experience ko. So, ngayon, di, nagbibigay ako para sa pambayad namin ng kuryente, pangkain namin. Dumating din yung time na kailangan ko din hinihingan ako ng pang-allowance ng dalawa kong kapatid para sa school. Okay? Ulitin ko ha, panganay ako, may naman akong dalawang kapatid, pang-allowance, high school sila, nung mga time na yun. Pang-allowance sa school, hinihingan nila ako pang-allowance. Alam mo sinabi ko, hindi ko kayo bibigyan na hindi nyo pinaghihirapan. So, ano yung ginawa ko para sa kanila? Yung kapatid ko, na lalaki, siya yung pinagluluto ko kasi masarap siya magluto ng mga pagkain namin. Siya pinagluluto ko, pinaglilinis ko din ng bahay. Yung bunso, yun yung pinaglalaba ko. Okay, pinaglalaba ko, pinaglilinis ko din ng bahay, tulong-tulong, paghugas ng pinggan. Yung mga chores kasi high school sila eh. Diba? Yun yung pinagawa ko sa mga kapatid ko bago ko sila bigyan ng pang-allowance nila. Which is ganun rin kami pinalaki ng second father ko. Yung mga time na yun, naiintindihan ko yung second father ko. Dati, galit ako sa second father ko. Kasi sabi ko, bakit hindi mo na lang kami bigyan? Bakit kailangan pa namin magtrabaho? Di ba pag bata ka, syempre, hindi mo naman alam eh. Hindi mo naman naiintindihan eh. At hindi rin naman niya sa amin kasi pinaintindi dati. Pero, or pinaintindi niya sa amin, hindi lang namin inintindi, siguro. Di ba? Pero, yun yung tinuro niya sa amin. Na hindi mo makukuha yung bagay na gusto mo kasi gusto mo lang. Kailangan mong paghirapan. So, ganun niya kami pinalaki yung second father ko. So, ngayon, ipinasa ko ngayon sa mga kapatid ko. Okay? Pinasa ko sa mga kapatid ko. And one time, ito yung, lumabas ako ng bahay namin, naglalaba yung bunso kong kapatid, tapos napatingin ako sa kanya, hindi ko ito makakalimutan, napatingin ako doon sa bunso kong kapatid na babae. Maliit pa siya nun, high school. Hindi naman siya bata, high school na siya eh. Nakikita ko siya naglalaba, pagod na pagod siya, nahihirapan siya. Yung kuya ko, yung pagiging kuya ko, no, pumirot yung puso ko, ang sakit. Na nakikita ko yung kapatid ko na ganun, yung bunso kong kapatid na nahirapan siya ganun. Yung pagiging pusong kuya ko lumabas na pumasok sa isipan ko na bakit hindi mo na lang kasi bigyan? Bakit kailangan mo pang pahirapan na ganyan? Kumaga ganun, ganun yung pumapasok sa isipan ko, may pera ka naman eh, magbigay ka na lang. No, bakit kailangan mo pa silang pahirapan ng ganyan? Okay? Pero ang paulit-ulit kong sinasabi dito sa mga videos ko, lalo-lalo na kung matagal ka nang sumusubaybay sa akin, ano? Huwag na huwag kang magdidesisyon base sa emosyon. Diba? Yung sinasabi ko, ginagawa ko. Noon pa, 2014 pa lang. So, kahit kumikirot yung puso ko, masakit sa akin na nakikita ko siya na ganun. Pero bakit ko ba ginagawa? Ano ba yung reason para pahirapan sila? Yun ba yung reason ko? Masaya ako na nakikita. Ang sakit nga sa akin nung nakita ko siya na ganun eh.
Di ba? Pinapahirapan ko ba sila? Hindi. Dinidisiplina ko sila. Tinuturuan ko sila na ganito sa realidad ng mundo. Na hindi pang habang buhay nakasahod ka. Na hindi pang habang buhay pag hiningi mo, ibibigay sa'yo. Eh maraming Pilipino ganyan eh. Entitled masyado. Akala nila deserve silang bigyan ng mga bagay na gusto nila. Pag hindi binigay sa kanila, magre-reklama ako, rakot, gobyerno. Hindi, batugan ka lang. Sakit ba? Sakit, ilag, ilag. Umilag ka. Na kahit umilag ka, tatamaan ka pa din. Diba? So, na-remind ko yung sarili ko, ano ba yung reason kung bakit ko ginagawa yun sa kanila? Diba? Para sa kanila yun in the future, para matuto silang maging independent kasi yun yung natutunan ko. Nung napalayas ako, yun yung natutunan ko na kaya ko palang tumayo sa sarili kong paa na hindi pa nga bang buhay, andyan yung magulang ko na hihingan ko. O andyan yung pamilya na mayroon akong hihingan, mayroon akong sasahudan. Na kaya kong tumayo sa sarili kong paa, kaya kong makasurvive kahit mag-isa. Yun ang tinuturo ko sa kanila. Kahit high school pa lang sila. And guess what? Fast forward. Guess what? Yung dalawang kapatid na yun. Yun nga. Yun yung ginagawa nila. Independent sila. Di sila maasa sa magulang ko. Lalo na yung bunso kong kapatid. Yung bunso kong kapatid, doon ako proud na proud. Nakausap ko siya last time, meron siyang pangarap, meron siyang goal, meron siyang direksyon na gustong puntahan. Nagulat ako ha. Kasi hindi naman kami ganun nag-uusap, yung mga ganitong usapan, hindi naman kami ganun mag-usap ng kapatid ko na yun, yung bunso ko na yung kapatid eh. May direksyon siya. Sabi ko nga sa kanya, uwi ka na lang dito, magnegosyo na lang tayo. Ayaw niya. Meron siyang sariling path. Hindi siya, ayaw niya umasa sa mama ko. Diba? Ayaw nga siya dating paalisin ng mama ko eh. No? Magkasama kasi sila sa US. Ayaw siyang paalisin ng mama ko. Pero siya yung bumukod talaga. Kasi gusto niya mabuhay, mag-explore. Diba? Yun yung gusto niya. Kaya, alam mo yun, nagbunga yung itinuturo ko sa kanila before. In-explain ko naman sa kanila kung bakit eh. In-explain ko sa kanila kung bakit ko ginagawa. Hindi ko to ginagawa para pahirapan kayo. Walang rason para pahirapan ko kayo. Ginagawa ko to para matuto kayong tumayo sa sarili niyong paa. Kasi yung nanay natin, yung magulang natin, hindi pa nga mabuhay andyan. Nahihingan mo lang. Ngayon, pwede mo ba sabihin, nagdadamot ako sa kanila kasi kailangan pa nilang gawin yon? Kung hindi mo naiintindihan, kung immature ka mag-isip, yun ang iisipin mo. At wala naman akong pakialam. Diba? So yun yung sa sibling side sa mga kapatid ko, pagdating sa mga kapatid ko. Ngayon, pagdating sa magulang, medyo ibang usapan na. Okay? Medyo ibang usapan na. Kasi magulang yan eh. Diba? At least yung mga kapatid mo, bata. May lakas pa. Pero pagdating sa magulang kasi, medyo ibang usapan na. Okay? Medyo ibang usapan na. Lalo-lalo na kapag matanda na, may edad na yung mga magulang mo. Tapos yun, inuobliga ka talaga nila. Well, ang hirap din kasi silang tiisin eh. Diba? Yan dati yan yung dating ina-advise ko, pero ang hirap kasi silang tiisin. 'Di ba? Kahit ano pang sabihin natin, kahit ano pang gawin natin eh, kahit ano pang sama na ginawa nila, 'di ba? Eh magulang pa rin natin sila eh. So ako, yun nga, blessed ako na hindi ganoon yung magulang ko, na hindi ako inuobliga na magbigay. Pero yung parents ni Grace, ibang usapan na 'yon. Okay? Ibang usapan na, which is yun yung mindset ng parents ni Grace. Yung ganun na investment yung mga anak. Dati, nakikita ko siya as something na masama. Well, hindi naman siya completely maganda. Na, yung ganun na klase ng mindset na gagawing investment yung anak para yung anak yung susuporta pagtanda. Pero, ang iniisip ko na lang kasi, sa halip na magreklamo ako, tapos, or magreklamo ka, or magreklamo si Grace na dapat ano ganto ganyan, dapat hindi naman naming obligasyon na suportahan kayo ganyan. Ang iniisip ko na lang, bakit ang dapat na lang natin maging focus is palakihin natin yung income natin para hindi na natin maging problema yung pagsuporta sa kanila, na hindi na natin iniisip yan kasi sobrang laki naman ang kinikita natin eh. Instead na isipin ko na pabigat sila, di ba, pahirap sila, na hindi ko naman sila obligasyon ganyan, which is negative. Negative yung mararamdaman ko. Ang isipin ko na lang, paano ko palalakihin yung income ko para nasusuportahan ko sila at the same time, nabibili ko yung mga bagay na gusto ko. Na okay pa rin ako. Na hindi sila magiging pabigat sa akin. Kasi kumikita ko na malaki eh. And yan yung nangyayari sa amin ngayon. So ako yung nagsusupport sa parents ni Grace. Kami ni Grace yung nagsusupport sa parents niya. Okay, kami nagpo-provide. No?
Kasi yun yung iniisip ko. Na ganun yung thinking ko, na palakihin ko na lang yung income ko. Palakihin ko na lang yung income ko para masuportahan ko sila. So, I highly recommend na ganun din yung isipin mo. Palakihin mo pa. Gawan mo ng paraan na palakihin mo yung income mo para hindi mo na isipin yung pagsuporta sa kanila kasi alam mo naman kaya mo eh. Magre-reklamo ka lang naman kasi kung kinukulang ka din. Ha? Pero meron namang paraan eh. Ito na nga yun eh. Ito na nga yun. Bakit ako nandito eh? Meron namang paraan para mapalaki mo yung income mo. At yun yung tinuturo ko sa Team Genuine Academy. Yun na yun eh. Yun na nga yung reason kung bakit ako nandito. No? Na paulit-ulit mo ako napapanood. Hindi aksidente na paulit-ulit mo ako napapanood. Hindi aksidente na nandito ka, sinasabi ko sa iyo yung ganito. Hindi to aksidente. May reason kung bakit to. Ano, baka ikaw, isa ka, katulad ka ni Jay, yung mga nagtatanong na ganito. Baka isa ito sa mga tanong mo. No? So, kaya naman kasing palakihin yung income eh. No? Kung gugustuhin mo, kaya mo naman talaga eh. It will take some time and a lot of effort. No? A lot of sacrifice. Pero worth it naman sa huli. Katulad ngayon, sulit na sulit sa huli. Bukas, birthday ng Papa ni Grace. Diba? Mag-celebrate kami. No? Hindi ko pa nga, hindi pa nga kami nag-uusap ni Grace about doon sa ano eh, sa ibibigay ko eh. Diba? Pero yun eh. Diba? Sulit naman sa huli. Yung mga paghihirapan mo. Okay? So, instead na ano, instead na isipin mo na pag ganun, pagbigyan sila, maghanap ka ng ways para palakihin yung income mo. Lalo na kung bata ka pa. Diba? Lalo na kung bata ka pa. Even though may family ka na, it doesn't matter. Diba? Kasi, wala naman magagawin pagre-reklamo mo eh. Magulang mo pa rin yan. Kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, mahirap silang tiisin. Kaya mo ba yon? Kaya mo ba silang tiisin? Nakikita mo na nahihirapan sila, nagugutom sila kasi hindi ka nagbibigay, kaya nyo ba yun? Diba? Ewan ko sa inyo kung kaya nyo. Ako hindi. Hindi ko kaya yun. Diba kahit ganito ako, kahit ganito ugali ko, na hindi ko naman sabi, hindi naman ako yung prangka na tao ba, pero kahit ganito ugali ko, hindi ko kayang tiisin ang magulang. Kapag sila na yung humingi, lalo-lalo na meron ako. Diba? Ang hirap. Kaya, gumawa ka ng paraan para mapalaki yung income mo. Yun dapat pinaka maging focus mo. Okay? So, I hope na nasagot ko itong tanong na ito. So, siguro meron pa tayong 10 minutes. Last question. Hanap tayo. Learning ba? Comment kayo dyan ng learning kung marami kayo natututunan. Ito. Magandang tanong to. Should I enter college or ipon na lang para mag-invest? Unang tanong, sino nagpapakalid sa'yo? Kasi ano yun eh, magkaiba ng situation. Kung ikaw ang nagpapakalid sa sarili mo or magpapakalid sa sarili mo, self-supporting ka, eh, okay lang. Okay lang yung mamili ka ng mga ganito bagay. Pero kung magulang mo, di ba, kung magulang mo, ibang usapan na yun. Kasi kung hindi naman nila gusto yan para sa'yo at ang gusto nila, mag-college ka. Di ba? So yun, unahin muna natin yun. Kung ikaw ay palamunin ng magulang mo, kung ikaw ay umaasa sa magulang mo, na kung ikaw ay umaasa sa magulang mo, ikaw pinapakain ka nila, nakatira ka sa bahay nila, wala kang binabayaran, suportado ka nila, hindi ka pwedeng magdesisyon ng basta-basta nang hindi nila alam. Lalo-lalo na sa mga gatong bagay. Lalo-lalo na kung ang pangarap nila sa'yo, ang gusto nila para sa'yo ay mag-college ka, magtapos ka. Kasi usually, yan naman ang gusto ng magulang. Even naman yung magulang ko, yan naman ang gusto niya eh. Yung nanay ko. I mean, yung tatay ko, bahala ako kung anong gusto ko eh. Pero yung nanay ko, gusto niya makapagtapos ako. Okay? So usually, yun naman ang pangarap ng mga magulang para sa atin eh. Pero kung magdi-decide ka na ganyan, ba? Ang gusto mo is ibang karir. Ayaw mo mag-college, ibang karir. Hindi ko alam, ba? Kailangan, hindi ka aasa sa kanila. And usually, bubukod ka talaga. Bubukod ka. Okay? And instead na ang isipin nyo, ito ha, para sa inyo, lalo na sa inyo mga ganitong tanong, investment. Kasi usually, may mga mahilig magtanong dito ng paano mag-invest, saan dapat mag-invest, invest, di ba? May mali kang mindset pagdating sa investment. Sigurado ako, ang inisip mo, gusto mo yayaman ka na walang ginagawa. Kaya ang inisip mo, investment. Kung ganun yung way ng thinking mo, wala kang patutunguhan sa buhay. Nag-i-invest ako ha, may mga investment ako. Okay? Kung ganun yung way ng thinking mo, mag-invest na lang ako para yumaman ako na walang ginagawa. Wala kang patutunguhan sa buhay. Pero kung nag-i-invest ka with the mindset na gagamitin mo siya for retirement fund, di ba?
gagamitin mo siya for para hindi na sa bangko yung pera mo na naka magkano lang ang interest rate doon, 'di ba? Na hindi nga lumalaki pera mo sa bangko, nagde-depreciate pa yun eh. 'Di ba? Kasi may inflation rate na tinatawag. 'Di ba? So kung ganun yung way ng thinking mo is pwede-pwede pa. Pero ito yan eh. Bago niyo isipin yung invest, okay? Bago niyo isipin yung invest, paano mag-invest? Unang tanong, anong i-invest mo? May invest ka ba? Ibig sabihin ko, is meron ka bang sapat na cash flow para mag-invest? Kasi ang investment, hindi ito yung one time, big time. Invest lang ako, sige, kaya na natin. Para sa ating mga nandito, sa level na hindi naman tayo yung mga milyonaryo, mga bilyonaryo. Kasi mga bilyonaryo, siyempre, mga milyonaryo, pag nag-i-invest yan, million mga ini-invest na mga yan. Diba? So, hindi nila kailangan pa na, sa totoo, hindi na nila kailangan pa mag-invest consistently. Hindi katulad sa atin na kung maliit lang, lalo na kung maliit lang yung ini-invest mo, eh, kailangan mag-i-invest ka consistently. Kung baga parang instead na savings na, no, na pwede mong gawin, hindi naman instead na savings. Halimbawa, kung paano ka nagsisave, dapat consistent ka nagsisave. That's the same with investment. Kailangan consistent ka rin na nag-i-invest. Eh, tanong, anong i-invest mo? Meron ka bang sapat na cash flow para mag-invest? Meron ka bang sapat na cash flow para mag-save, mag-invest at yung mga gastusin mo every day, every week, every month? Meron ba? Wala nga eh. Tapos invest, iniisip mo. Unahin mo cash flow, hindi investment. Kailangan mo magkaroon ng solid na cash flow para mas maganda is passive income. Passive income na binild mo, and ang passive income, makukuha mo yan sa business. Okay, sa simula, sa business mo makukuha, passive income. Okay, ibig sabihin, may income pa rin na pumapasok kahit na wala ka nang ginagawa. Binibuild yun. Hindi yun instant na nangyayari. Okay, which is yun yung mga ginagawa ng mga scammer. Invest ka lang, wala kang gagawin, kikita ka na. Passive income. Di ba? Invest, wait, and run. Invest, wait, and goodbye. Ganun ang mangyayari sa'yo. Kung puro invest ang iniisip mo. Kaya ang una mo dapat iisipin is makapag-build ng cash flow, makapag-build ng passive income. Solid na passive income. Kasi yung income nakikitain mo doon, yun yung gagamitin mo pang invest. Yun yung ginagawa ko. Okay? Magkaroon ka muna ng cash flow. Halimbawa, kung ikaw nagtatrabaho, kung ikaw empleyado, may cash flow ka na eh. Hindi nga lang siya solid. Diba? Pero meron kang cash flow. Ibig sabihin, may consistent na pumapasok na pera sa'yo. Every quincenas at renta o 10-25, depende kung kailan sahuran nyo. May consistent na cash flow kang inaasahan na pumapasok sa'yo. Diba? That is a form of cash flow. So, kailangan mo lang siyang palakihin para meron kang surplus na i-invest. Kasi pagdating sa investment, ang tamang mindset is dapat kung mag-i-invest ka, yung i-invest mo is willing ka na mawala. Na okay lang sa'yo, na hindi ka gugunaw ng mundo mo pag nawala. Ba, diba? Ang thinking nyo, invest, tapos yun yung magpapayaman sa akin. Ewan ko, saan nyo ba nakukuha yan? Saan nyo ba nakukuha yan? Diba? So, ang uunahin mo, ang pinaka-importante na unahin mo, cash flow. Cash flow. Passive income. Cash flow. Magbibuild ka ng cash flow. Whether sa trabaho yan, or trabaho plus business, or business lang. Bahala ka kung paano mo gagawin. Okay? Yan yun din yung eksaktong itinuturo ko sa mga estudyante ko sa Team Genuine Academy. Cash flow muna. Hindi yung invest. Cash flow muna. Okay? Unahin mo yung cash flow. So, yun yung sagot ko pagdating dito. Kaya, para sa inyo, na mga wala namang alam sa pag-invest, yun ang unahin mo. Mag-cash flow ka muna. Then, kapag meron ka ng solid na cash flow, meron ka ng surplus, meaning may sobra ka ng pera. Minus your expenses, minus your savings, minus your kung ano pang ibang binabayaran mo, like mga insurance, healthcare, ganyan. Yung surplus mo, yun yung invest mo. Sobra lang naman yun eh, sa kinita mo. Okay? So, I hope na nasagot ko yung mga question. Yun yung diskarte ko ha. Yun yung diskarte ko. So, I hope na nasagot ko yung mga katanungan nyo. And, nasa sa inyo kung gagawin nyo hindi. Wala na akong pakialam dyan. Basta ako na-provide ko na sa inyo kung ano yung experience ko, yung ginagawa ko, yung mga natutunan ko. Once again, before tayo matapos, sa mga gustong makapagsimula ng sarili mong negosyo, yung cash flow na sinasabi ko, magkaroon ka ng sarili mo na cash flow, matutunan mo kung paano ka makapag-build ng passive income, no? Mag-enroll ka sa Team Genuine Academy for only 2,500 pesos. Puntahan nyo lang yung link, hanapin nyo lang yung link sa mga nanonood dito sa TikTok. Click nyo lang yung link na yon and ako mismo yung magtuturo sa'yo, may negosyo ka na. Okay? May negosyo ka na dun sa 2,500 pesos na yon. No, hindi yun bayad para turuan kita. Hindi yun bayad mo sa akin para turuan kita. May negosyo na, kapital mo na yon. Bonus yung pagtuturo ko sa'yo. Okay, ituturo ko sa'yo exact step by step na gagawin mo
Kasi imagine mo na lang to, ang dami mong natutunan sa akin sa video na to, di ba? Libre, wala ka naman binayaran dito eh. Eh what more pa? Kung maging estudyante kita, ako mismo yung mag-mentor sa iyo, magturo sa iyo ng step by step na gagawin mo. Paano ka makakapag-build ng passive income? Yun yung mga pinag-usapan natin dito. So, mas maganda, di ba? So, para malaman mo yun, punta ka lang sa website ko. Kung nanonood ka dito sa TikTok, punta ka sa TikTok profile ko, TikTok channel ko, kung naman ang tawag dyan, i-click mo yung link. Para sa mga nanonood dito sa Facebook page, i-message nyo itong page na to kung saan ka nanonood para ma-assist ka nila kung paano ka makakapagsimula. Okay? So, with that being said, magandang gabi sa inyo lahat. Kita-kits tayo next Friday, 6 p.m. Philippines time. Bye-bye and God bless.